What's up mga kapraso? Kumusta kayo? Sana yung mga tao na infected na sa coronavirus is sana bumalik na sila lahat. Tapos, yun nga palagi ko sinasabi mga kapraso, sana sundin natin yung pinapatupad ng gobyerno na batas. Mag-self-quarantine tayo. Tapos lagi tayong mag-face mask, lagi tayong mag-alcohol. Tapos yung social distancing. Napakalaking bagay noon. Makakatulong yun sa atin para hindi tayo magka-virus. Okay lang sana kung kapamilya mo. Pero kung mga ibang tao o mga tropa mo lang na mga taga-ibang barangay o taga-ibang bayan, mas okay kung wag na lang muna kayong mag-meet o magkita para maiwasan din yung maghahawahan. Kasi hindi natin kita yung kalaban natin dito. Hindi natin alam kung sino ba may virus. Hindi natin alam kung anytime pwede tayong mahawahan. Kaya yun, sana sumunod tayo sa batas at maging disiplinado tayo sa ating mga sarili. Para sa atin din yun mga kabraso. So yun, today is may mga nagre-request kasi kung sino daw ba yung malalakas na arm wrestlers dito sa Pilipinas. So yun, opinion ko lang to. Pwedeng yung opinion ko, kagaya sabi ko dun sa isang vlog ko, yung Ibayo Top 9 Pullers. Yung opinion ko, pwedeng maging pareha sa opinion nyo. O pwede namang hindi. Dahil hindi naman lahat sila nagkakaharap-harap sa sa table para maglaban. So ngayon is, ang gagawin natin ay yung pinakamalakas na arm wrestlers sa Pilipinas. Bale, top 10 tong gagawin natin, mga kabraso. So, simulan natin. Pero bago yun, pa-subscribe muna ng channel ko. Sabi ko nga sa inyo, mga kabraso, ako isang musician din. Nalulugtog din ako. Tumutugtog ako ng gitara. Marunong ako mag-drums. Marunong ako mag-piano. Medyo kumakanta rin tayo na konti. Kasi bago ako maging arm wrestler, bago ako pinasok yung mundo ng bunong braso, is ako talaga isang musician. Kaya yun, may bago akong ginawang channel na it's all about music mga kabraso. Kaya ito siya, ito yung bago akong channel, pa-subscribe na lang. Yan siya, pa-subscribe na lang mga kabraso, pa-suporta. Maraming salamat. So yun, simulan na natin yung top 10 na arm wrestlers dito sa Pilipinas. Go! Mga kabraso, ang top 10 ko, sa opinion ko, is si Joey Pinaluyo. Ito siya. Yan siya. Tapos yung top 9 natin is kagrupo ko, yung master ko. Siya yung nagtuturo sa amin. Si Kuya Ray De Los Santos. Ito siya. Tapos yung top 8 para sa akin is si Aldrin Arvesu. Si Kuya Aldrin. Para sa akin top 8 siya. Pulsuhan or over the top. Tapos yung top 7 natin is si Marvin Villanueva. Ito malakas talaga to, lalo na sa hook. Idol ko to. Then yung top 6 natin ni si Judd Brad. Ito, napakalaki talaga nito. Tsaka malakas to. Malakas yung wrist niya. Tsaka magaling siya sa regrip. Yun yung gusto ko sa kanya. Magaling siya sa regrip. Yung gano'n. Yung ginagano'n. Basta alam niya na yun mga kablaso. Kasi lalo na yung mga professional na arm wrestler. Mas alam niya yan. Kaya medyo pinapaliwanag ko lang. Kasi meron ditong meron tayong mga manonood dito sa channel na to na puro pulsuhan lang yung alam. Kaya hindi nila alam yung regrip. Yun, alam na nila ngayon. Tapos yung top 5 natin.
yun, ang top 3 para sa akin is si Iam. Si Iam Ramirez. Talagang ito talaga, kitang-kita naman natin sa mga tournament. Talagang siya palagi nananalo. Tapos, hindi lang basta panalo. Hindi niya pinaghihirapan yung panalo niya para sa akin. Yun yung nakikita ko. Kasi, elimination, lahat isa lang niyang bira. Walang tumatagal. Tapos, semifinals, ganun pa rin. Finals, wala pa rin. Parang elimination pa lang din sa kanya. Tingin ko parang hindi siya napapagod sa mga kalaban niya. So, yun. Top 3 siya. So, punta na tayo sa top 2. Ang top 2 para sa akin is si Marco Taiko. Si Sir Man. Si Sir Marco. Yun, Sir. Ikaw yung top 2 para sa akin kasi kita ko naman yung talaga napakalakas mo. Yun, wala lang ako masabi. Top 1, syempre, alam natin lahat to, lalo na yung mga pullers dyan. Si Sir Mark Louis Ben. Walang tatalo talaga dito. Dahil lahat ng mga nagcha-champion sa iba't ibang division, from sa pinakamababang division, halimbawa 50 kilo to 260 hanggang heavyweight, lahat ng mga champion doon nilalabanan niya. Lahat walang manalo. So siya talaga yung may kasabihan nga, King of the Kings. Siya yon, si Mark Louis Ben. Napakataas na respeto natin sa kanya. Sir, Sir Mark, mabuhay po kayo. Sana po lumawak pa yung laro natin dito sa buong Pilipinas. At sumikat ng sumikat. Yun lang, abraso. Sana yung opinion ko ay tama para sa inyo. Kasi ito talaga yung nakikita ko. Thank you. Mabuhay na ang lahat. At mag-ingat tayo sa virus. Huli paalala ko, huwag na tayo masyadong maglalabas ng bahay. Mag-alcohol, mag-face mask. At yun lang. Ingat tayong lahat. God bless all. Mga kablaso.